Zombie apocalypse. Hi guys! At nagbabalik po, Jubel. Tagal-tagal din po akong hindi nakapag-video. Nakapag-LS lang ng ilan at medyo nabibisi lagi. At this time guys, ang aking video ang gagawin is tungkol sa kung paano mag-claim ng death benefits. Umpisahan na natin. I-share ko sa inyo kung paano ko nakuha yung death benefit ng asawa ko. Pero, ganito muna. Nandoon kasi kami mag-asawa sa Kuwait. At sa kasamang palad nga yung time na kasagsagan ng pandemic, doon siya na nawala. Pero, ito na yun. Nangyari na. Kahit na sobrang sakit. Ito yung list requirements ng OWWA na kukumpletuhin ko. So, sabihin ko sa inyo, isa-isa kung ano itong mga to. Number one na kailangan ay Xerox copy ng passport, both. At ang number two is, dalawang valid ID at magdala rin ng dalawang 2x2 na photo. Number three is death certificate. Number four, report of death. Huwag natagalan ng konti sa report of death kasi kailangan pang mag-mail sa Kuwait para ipadala dito yung report of death. Kasi ng time na yon nandun doon ako, hindi ko nadala kasi tinatanong ko naman sila kung ano pang kailangan pag napunta ako ng OWWA dito sa Pinas, kung ano mga requirement pa para hindi na hassle ba na may kailangan pa pala tapos hindi ko dala at ganoon nandun naman ako sa Kuwait o dapat ay nadala ko na kung so nung hingan ako ng report of death nga ako wala akong maibigay. Nag-mail na lang ako. At ang number 5 na kailangan is certificate of no marriage na doon lang ito makukuha sa PSA. Ang certificate of no marriage or sinumar na tinatawag ay yung certificate of no marriage record or that the person has not contracted any marriage or certificate of singleness. Ang isa pa namin kinuha doon sa PSA ay yung marriage certificate namin dalawa. At ang number 6 ay ang marriage of certificate or marriage contract. Doon din yung sa PSA. Kailangan talaga nila is from PSA. Hindi yung, kasi tayo may mga hawak pa rin tayo mga old na papers eh. Na walang tatak na PSA. Meron ako nung mga yun eh. Kaso kailangan talaga nila from PSA. So, kaya once na makumpleto nyo yung passport copy for both. Yung namatay at ang claimant. Actually, may nagsabi nga sa akin, bakit kailangan pa ng report of death? May death certificate naman. Kasi daw, sabi sa OWWA, yung death certificate is declaration ng pagkamatay. At ang report of death is nakadetalye doon lahat. Once na complete nyo na yung lahat ng anim na yan, pagbalik nyo sa OWWA, basta lagi kayo merong 2 valid ID na daladala nyo. Yung mag-assist sa inyo, tatanungin pa kayo eh. Meron po kayong burial permit. Pag meron, is present nyo. Kung wala, wala kayong makukuha sa burial. Yung sa akin, natapos ko na at na-claim na namin noong January. At medyo natagalan, at least nakuha pa rin. Kaya ilang may share ko sa inyo, konting tips sa experience na sa pagkuha ng ganitong benefits ng isang OFW member. Kailangan nga pala active yung OWWA membership. Once na ma-submit nyo yung lahat ng requirement nila, sasabihin sa inyo na tatawagan na lang kayo or message na lang kayo sa inyong telephone number na ibibigay nyo o kaya sa email address nyo. So, hintayin nyo na lang. Yan guys, so may share ko sa inyo at see you next video na lang. Thank you. Bye-bye.